Ito po ay nakakagulat na balita mga sangkay dahil nga po ayon sa lumabas na report sa international, itong si Putin daw po ay may impormasyon na inilabas na sila po ay matatapos na sa paggawa ng isa pong cancer vaccine. Ano ba ito? Ito ba ay gamot or vaccine na sa may mga sakit na cancer? Matindi po itong gamot na ito mga sangkay kung magkakaroon man. Okay, eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa balita, no? I'm sure marami po ang matutuwa dito kung totoo man mga sangkay na nakakalikha na po sila ngayon o nakakapag-create na rin po ng gamot, no? Laban sa cancer. Pero ang vaccine ba ay matatawag na gamot? Hindi kasi tayo ano, medical professional, no? Pero ayon po dito, vaccine daw po ito na lalaban sa cancer. Eh, alam naman po natin mga sangay na pag sinabing cancer, wala po talaga siyang panggamot, no? Ang pagkakaalam lamang po natin, nagkakaroon po ng sinusubukan po mag-chemo, di ba? Tinatry, pero kalaunan mga sangay, karamihan po ay talagang pumapanaw pa rin. Ngayon, ito, matindi ang balita na ito mga sangay, ito nga po yun. Ayon po dito, Vladimir Putin says, Russia is close to creating cancer vaccines. Aba, malupit pala itong Russia, mga sangkay, no? Okay, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, aba, isubscribe muna po ito, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo rin po yung all na makikita lamang po sa ibaba, dahil nga po dito nag-upload po tayo ng mga magagandang topic, at syempre, sa Facebook, kung kayo ay nanonood, i-follow nyo rin po ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, medyo nai-excite ako panoorin ito kung ano po ang nilalaman. Kung totoo nga ba? Cancer vaccine coming soon? For our next story, let's talk about cancer. It's a leading cause of death worldwide. It accounted for nearly 10 million deaths in 2020. Grabe, that is dabi. 1 in 6 deaths the world over. Cancer is a global health crisis. For years, scientists have been developing vaccines that can fight cancer. Now, Russian President Vladimir Putin has made a big claim. Okay. Patungol po dito sa impormasyon na paggawa ng vaccine sa cancer. Hindi ko alam kung ito yon kasi naitapik ko rin po yung ganitong klaseng kine-create ngayon ng maraming scientist na vaccine. Itong vaccine na to mga sangkay, ginamit din daw po. Ito po yung una kong naging topic last year, okay? Mga first quarter ng 2023. Naitopic po natin yung tungkol sa vaccine against cancer na hindi na kailangan na dumaan pa sa kung anong gamutan, tuturukan lamang po noon at gagaling po siya. Kaya nga lang, ayon po sa report doon, 2030 pa po makukumpleto, okay? Ang vaccine na yon. So ito malamang, ibang-iba ito mga sangka, iba itong sinasabi ni Putin at gaano kaya katotoo ito. He says that Russian scientists are close to the goal. So mga Russian scientists ang gumagawa. They're creating vaccines for cancer, which could soon be available to patients. Will Russia win the race to develop the vaccine? Who else is on track? And why haven't we cured cancer yet? Our next report tells you. So, ngayon kasi, marami rin po, ang pagkakaalam din po talaga natin, marami ang nagde-develop niyan ngayon. Kasi after po ng pandemic, yung mga vaccine na ginamit po, no? Yung mga vaccine daw na ginamit, trinay mga sangkay sa mga pasyente ng cancer at nakitaan po nila ng positive na reaction. Isa po doon mga sangkay ngayon, yung matunog. Ito po yung kung hindi ako nagkakamali, Moderna, I don't know kung if I'm not mistaken, no? Pero ito, iba po itong sa Russia. Yesterday, Russian President Vladimir Putin spoke at a forum in Moscow. He made a big claim. He said that Russian scientists are close to creating vaccines for cancer and that they could soon be available to patients. Nako, kailan kaya ito mga sangkay? Kasi yung una nating ni-report, nagde-develop, trinay na po nila, naging successful. Subalit hindi po ganun kabilis, hindi ganun kadali
yung approval niyan kung talagang ano, dumadaan pa po yan sa maraming pag-aaral at pagsusuri, ganun naman po talaga yung gamot, no? Ngayon, eto, matindi po ito. Itong cancer vaccine will soon available umano. We have come close to creating so-called onco-vaccines. Mm-hmm. Vaccines against cancer and a new generation of immunomodulatory drugs. And I hope that soon they will be effectively used as methods of individual therapy. Of course, there are many bright discoveries now, and we are looking forward to such discoveries in the future. Grabe to, mga sangkay, kung totoo man, no? Pero sa tingin ko, totoo. Kasi, alam nyo, yung mga scientist galing sa Russia, isa rin po ito sila sa mga magagaling na scientist. Kaya nga po, nung ano, diba, nung nagkaroon ng COVID-19, isa po sila sa nakikipag-kompetensya paglating po sa mga kine-create na mga vaccine. Putin did not specify which types of cancer the vaccines would target or how. The news is already making headlines the world over. Cancer is a leading cause of death worldwide. Ito din yun. Moderna. So parang, ayan o, pharma companies Moderna and Merck and Co. are developing cancer vaccine. So ito ba yun, mga sangkay? Kung ito yun, ito po yung naging topic natin mga nakaraang taon pa. It accounted for nearly 10 million deaths in 2020. That's nearly 1 in 6 deaths. The most common causes of cancer deaths are lung, colon, liver, stomach, and breast. Both men and women are at risk of cancer. In fact, the cases are nearly equal among both. Of the So dumarami daw po talaga ang tinatamaan nitong cancer. Kaya ito pong mga scientist ngayon talagang naghahabol po sila ng time para po makapag-create ng something na magpe-prevent or talagang ano yung kasi para po matalo yung cancer, dumadaan po ng chemotherapy, di ba? Tapos kung ano-ano pang kinakailangan gawin para po maano lamang po ito, masolusyonan. Total cases in 2020, 9.3 million cases were in men while 8.8 million were in women. Grabe. Dami sa lalaki, no? Even children are at risk. Each year, approximately 400,000 children develop cancer. Cancer is a global crisis. So why doesn't it have a cure yet? Ano? Yan ang tanong natin kasi matagal na po itong problema sa buong mundo. Pero until now, no, parang wala pa rin po tayong naririnig na may gamot talaga dito na specific. So ito ngayon, mga sangkay, creating vaccine against cancer. Ang pagkakaalam po natin, mga sangkay, ituturok lang to, then after that, wala ka ng cancer. Ganun lamang po kadali. That's because cancer is a complex disease. Every cancer is caused by the growth of tumors, which have different mutations. And every tumor has its own unique mutation. So a drug that works on one cancer patient may not work on another. Hanggang lang tayo kasi hindi naman po talaga natin alam yung mga ganyan. Pero at least meron po tayong nakukuha mga impormasyon, no? Kasi grabe ito ngayon. Globally, itong cancer talaga. Kaya nga sinasabi po ng iba na mayroon po tayong problema sa karamdaman na ito, na may crisis po. Marami po ang nagkakasakit about po dito na sinasabing cancer. On top of this, tumor cells have different mutations too. Meaning, a treatment can kill one type of cell in a tumor, but others survive. So the tumor grows again. In simpler terms, cancer cells are really good at staying alive. But early detection reduces the spread of cancer, which is why cancer vaccines offer hope. Ayan na nga po, ayan o. Cancer vaccine! Doctors across the world are developing vaccines that can treat and kill cancer cells and reduce the risk of it coming back. Nako, matindi to mga sangkay, no? Sana maging available na ito nang sa ganun marami pong mga tao ang maisalba pa. Russia is currently developing one such vaccine. So is the UK. Last year, it signed an agreement with Germany-based BioNTech. Okay. Ito po yung mga kumpanya, okay, na nagde-develop nitong cancer vaccine.
itong pharma companies Moderna and Merck at ito pong Co na nagde-develop po ng vaccine cancer. So itong Moderna, mga sangkay, ito po yung napag-usapan natin last year. To launch clinical trials for cancer treatments. The aim is to reach 10,000... Ayan po, ito po yun. BioNTech. Ito po yung sa Russia. ...patients by 2030. Pharmaceutical companies are also part of the vaccine race. Moderna and Merck are the big names here. Ayan na nga po, mga sangkay. They're developing... Ang naitopic natin, yung Moderna. Na ayon sa report, itong Moderna maglalabas po ng... mabubuo na po, kumbaga magiging successful na siya by 2030. Ito, mga sangkay sa Russia, hindi po natin alam kung kailan lalabas ito. Experimental cancer vaccines, and their target is melanoma, the most deadly skin cancer. Mm-hmm. The development is at a mid-stage. And so far, the vaccines have cut the chance of recurrence or death by half after 3 years of treatment. Meanwhile, some cancer vaccines have seen bigger success. So, may ilan daw pong mga cancer vaccine na sobrang successful? There are currently 6 vaccines against human papillomavirus or HPV. This causes many cancers, including cervical cancer. There are also vaccines against hepatitis B, which can lead to liver cancer. So progress has been made, but cancer is a tough enemy. Different cancers cause over 200 known diseases. So a fight against them is going to be a long one, but one worth fighting. Okay. So, matindi po itong balita na ito, mga sangkay, no? Kung ano man. Kung ito po ay magiging successful, itong cancer vaccine, no? Kasi isa po ito ngayon sa ano, rising number na marami po ang pumapanaw dahil po sa cancer. So sana po makarating po ng mas maaga at maging successful, syempre. Ang Moderna din po ay nagde-develop at marami pang mga ano. More on vaccine na po ito, ha. Hindi na po ito yung gamot na ano lang, mga sangkay. Ito po yung vaccine na po talaga na ginagawa ngayon. At pare-parehas po sila itong mga pharma companies ngayon sa buong mundo. Mga malalaking pharma ito. Nagde-develop na ngayon. And ito po ay good news sa totoo lang, mga sangkay, no? Well, ano po ang inyong opinion? Positive vibes ba ang dulot sa inyo ng ating balita ngayon? International, mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam, syempre, hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.